guys, gusto nyo ba ang sumiksi at mawala ang inyong mga bilbil at makapagsuot kayo ng sexy na mga damit? Tara! Meron akong i-share sa inyo. Tcharam! So, tara na! YouTube channel. This is Tisha. So for today's video guys is i-share ko sa inyo kung paano ako pumayat. Yes po, tama yung narinig nyo. I-share ko sa inyo kung paano ako pumayat. Actually dati guys, as in payat talaga ako. As in payat talaga. And then lagi na lang akong binubuli tuwing tinatawag ako ng mga tao. Uy, payat. Payat. Asan ka punta? Uy, payat. Nakita mo si payat. Yung mga ganun guys. So, nakakaasar. Parang naano na ako na. Paano kaya ako tataba nito? Gusto ko talagang tumaba. Para naman maranasan ko naman yung hindi ako bubulihin na ganito, ganun, ganyan, ganyan. So, ang dami ko nung tina-try na mga vitamins, kung ano-ano lang mga tina-try ko na mga vitamins. Nagtatanong ako sa mga friends ko na ano yung mga vitamins na pangpataba. So, nagre-recommend din sila sa akin na ito gamitin mo, ganun-ganun. So, tina-try ko. Ang dami ko rin mga vitamins na na-try, guys. So, sa aking pagsisiyasa talaga. Nagtanong ako sa pinsan ko vitamins na pampataba. So, tina-try ko siya. So, pag-try ko guys, siguro mga 2 weeks lang siya guys, umi-effect na siya. Dahan-dahan na akong tumaba. Di ko napapansin na dahan-dahan na pala akong tumaba kasi matakaw na ako guys. Kahit kakakain ko lang, gusto ko na naman kumain. Kahit busog lang ako, gusto ko na naman kumain. Kahit may gagawin ako or kahit saan man ako magpunta, lagi na ako may dala-dalang pagkain. Kahit naglalakad ako, kumakain ako, nagbabaon ako ng tubig. Kasi lagi akong kumakain, tapos panayinom ng tubig guys. So, hindi ko napansin na tumaba na ako. So, ito namang mga taong nambubuli sa akin. Makasalubong ko sila, nakikita nila ako. Sa FB, nakikita nila ako. Nagsasabi sila na, uy! Tumaba ka na pala. Kumusta ka na ngayon? Tumaba ka na. Anong ginagawa mo? Dati, so guys, ayun nga, tumaba na ako. Napapansin ko talaga, hindi ko masyadong napansin na tumaba na ako. Napapansin ko lang kasi nagtaka ko yung mga shorts ko, pantalon ko, damit ko, sumikip na sa akin. Yung shirt ko dati na sobrang luwag guys, nung sinuot ko na siya nung nag-take na ako ng vitamins na yun na nirecommend sa akin ng pinsan ko. Pagsuot ko ng shirt ko, natanggal na yung butones talaga po. Natanggal na yung butones kasi hindi na siya nasasara. Sinasapilitan ko na lang siyang isara. So, tumaba na nga ako. Ayun na tayo guys sa tumaba na ako. Ayun na nga, tumaba na ako. So, papakita ko pala muna sa inyo guys yung picture ko dati na sobrang payat ko. Ayan. So, ito rin yung picture ko dati na tumaba na ako. So, ayun na nga guys. Tumaba na ako. Hindi ko na naman nagustuhan. Kasi yung sasabihin na naman sa'yo na malaki na yung chan mo. Ano ba yan? Maglakad ka? Umuuna? Ano ba tawag ito sa Bisaya? Malaki na daw yung chan ko. Tapos, ano ba yan? Tumaba ka na, ganun-ganun, ganyan-ganyan. So, hindi ko na naman nagustuhan, guys. Yung, lagi na naman akong sinasabihan na mataba, malaki yung chan, ganun. Hindi ko na naman nagustuhan. So, ito, nag-decide na naman ako na magpapayat ulit.
Magpapayat na naman ako ulit. Pero siguro naman huwag na yung dati na sobra namang payat. Kasi pangit naman guys pag sobrang payat na tayo, na sobrahan ka payat. Para naman tayong may sakit nun. Or malnourished na tayo, ganun. Malnourished, yes guys. So ginawa ko na naman. Gusto ko na naman ulit na mabawasan unti. Kahit unti man ba talaga ako nun guys. Yung braso ko lumaki. Yung mga braso ko lumaki. Tapos yung mukha ko. As in bumilaw, lumaki. Tapos yung basta napansin yung chan ko nga lumaki din siya. Yung dito sa may kuto-kuto lumaki siya guys. So sabi ko sa sarili ko, tumaba na din talaga ako. Kinumpare ko yung picture ko dati na sobrang payat ko at yung time na tumaba na din ako is ang laki ng difference guys. So nasabi ko na tumaba din talaga ako. And guys, ito gusto ko na naman din na pumayat. Paulit-ulit tayo, gusto ko na naman pumayat. So naghahanap na naman ako ng mga vitamins ba, or mga tea, mga tsaa, kung ano-ano na pampatunaw ng taba guys. So tinatry ko na naman kung ano-ano naman yung mga tinatry ko na para matunaw yung mga taba-taba dyan. Tinay ko guys na hindi naman tayo dietitian or expert na sa inyo. Sinishare ko lang sa inyo yung experience ko din guys kung paano din ako pumayat. So naisipan ko guys na magbawas ng kanin talaga. And sa umaga, itong tips na to is 10 tips kung paano ako pumayat. Base lang to guys sa aking experience, isishare ko lang sa inyo kasi malay nyo kung gusto nyo rin pumayat. So isishare ko lang sa inyo, base lang to sa aking experience. Disclaimer lang po, base lang to sa aking na-experience sa aking sarili. So tinatry ko guys na bawat pagising ko sa umaga, umiinom ako ng 1 cup kalahati na water guys pagising sa umaga. So para kasi guys, ang tendency niyan, hindi ka mapaparami ng kainang kanin yan sa umaga. So nagjo-drink ako ng tubig pagising ko sa umaga guys. So number 2 naman is bawasan mo talaga yung kanin. Pag nakakaubos ka na ng 2 cups or 3 cups ng rice, bawasan mo guys. Gawin mo muna ng isa, or pag kaya mo na, pwede kalahating cups na lang. So para mabawasan na yung timbang mo, masasanay mo na sarili mo na hindi ka mapaparami ng rice. So tips number 3 guys, avoid soft drinks and mga soft drinks and cold water. Ang soft drinks din kasi guys is nakakataba yan. And yung cold water, nakakalaki siya ng tiyan. Nakakabilbil siya guys. And number 4, iwasan niyo yung mga matatamis. Yung mga chocolates, cakes, kung ano-ano pang matatamis dyan. Kasi isa din yan sa nakakapagpataba guys. Yung ice, yung chocolates, cakes, mga ganun guys. Isa rin yan sa nakapagtaba. So number 5, kung stress kayo, huwag kayong mag-stress eating guys. Kasi yung mga iba, pag stress, ay sabi na, ikain na lang natin to. So hindi mo mamalayan, mapaparami ang kain mo. So tataba ka na naman. So avoid stress eating guys, yung sabihin. Kasi yung mga iba, marami akong kakilala dyan, stress daw sila. Ikain na lang natin to, ganyan-ganan. So napaparami ang kain, hindi na malaya na tumataba ka na pala. And number 6, drink plenty of water. Dehydrate yourself. Kailangan uminom tayo ng tubig. Mas maganda
8 glasses a day, guys, ang pag-inom natin ng tubig. Kasi maganda din yan sa katawan natin. Malalabas natin yung mga toxins. Toxins. And number 7, kumain ng fruits, healthy fruits, and vegetables. Ayan. Kumain tayo niyan, guys, kasi sa panahon ngayon, mas maganda ninyo alagaan natin ang katawan natin. And ayun nga, guys, healthy vegetables and fruits. Ayan, kumain tayo niyan. And number 8, mag-workout tayo, guys. Need natin yan, mag-workout tayo para naman ma-healthy ang ating body, pagpawisan tayo, malabas natin ang mga toxic sa ating katawan kasi madadala yan sa pawis, guys. And number 9, matulog ng maayos na tulog. I mean, maayos yung 8 hours of sleep talaga, guys, para yan makapahinga tayo ng maayos. Maayos ang pag-iisip natin, ma-relax ang ating pag-iisip, ang ating katawan. Ayan, guys. And ito talaga, guys, lastly, napaka-effective, hindi siya mahal, affordable lang siya. And itong isi-share ko sa inyo na to is proven and tested sa aking sarili. Hindi mo kailangan bumili kasi makikita lang to, guys, sa ating kusina. Makikita lang siya, or pagbukas mo ng ano nyo, lagayan nyo sa may kusina, yung makikita nyo na siya. A few inches later.